Good morning po, kaibigan. Nandito naman tayo, si Mars Cookia sa channel na ito. Ngayon, ang pagkain ng spiritual natin na ibibigkakalob ko sa inyo ay ganito. Huwag mangangako kung wala kang tangkang tundin nito. Tundin, tap, yung tap din ang nakalagay ito. Pero kung titignan mo, sundin. Kasi malalim ang pagkasalita ng pinagkalob. Pero madalas dinutuwid ko na po ito kasi para madali po natin maintindihan. Yun po ang sinasabi. Ang sabi, huwag mangangako kung wala kang tangkang sundin ito. Dito tayo sa ating babasahin sa araw na ito, ang ipagkakalob ko sa inyo sa madaling panahon. Ito, sa Matthew chapter 5, verse 33 to 37. Ito po ang pamagat ng ating babasahin. Maging tapat sa iyo, sa iyong sinabi. India, maging tapat sa iyong sinabi. Madalas po kasi ang ating sinasabi, minsan hindi natin natutupad. Mas lalo sa ating mga anak. Pag sinabi natin ang ganito, madalas pag hindi natin natutupad, susumbaton tayo ng ating mga anak. Ganyan po ang sila, ganyan po. Kaya ganito ang sinasabi ng ating paksa sa araw nito. Ito po ang ibibigay ko sa inyo, ang pahapyaw, yung number 37 ng Matthew 5:37. Ayan yung dulo nun. Kaya sa kaibigan, kung nais nyo po na mag-ano ng aking channel at gusto nyo pong matuto dito sa mga sinasabi ko, ay pwede nyong sundan yan araw-araw. Pero walang pilitan. Yan nang po ay pagkain spiritual para lumakas ang ating spiritual kung nais nyong lumakas ang inyong spiritual at hindi tayo magkasakit. Gito ang sinasabi ng Matthew 5:37, gito, ang iyong pananalita ay maging oo kung oo, hindi kung hindi. Tama po yun, mga kaibigan. Tama, yung totoo lang. Kasi ang totoo, kahit wala ka lang sa mundo, mananatiling totoo po yan. Ito po ang pahapyaw kung babasahin sa inyo. Sige, babasahin ko ang konting background nito. Para mayroon kayong pamantayan dito sa babasahin na 5:38-37. Ito po ang sinasabi ng aking babasahin. Bago mamatay ang Duke ng Burgundy, siya ay nanguna sa isang konsiho ng Pransya. May mongkay ang mga miyembro na huwag nang sundin ang iyong kasunduan ng mga bansa para sa ikabubuti ng bayan. Binigyang katwiran nila ang gagawin. Pinakinggan matahimik na ng donkey at ng lahat ay nakapagsalita na tinapos ng donkey ang pulong na walang pagsasayon ibinigay. Inatong ang kamay sa kopya ng dokumento ng original na kasunduan ay matatag na sinabi, mga Ginoo, may kasunduan tayo. Diba? Mayroon na nun, diba? Mayroon na nun, yung ayaw nilang pagsunod. Isa lang ang sinabi niya dito, mga Ginoo, may kasunduan tayo. Ang kasunduan ay kasunduan po yan. Dapat hindi nababali. Yan po ang binibigay ng kwentong ito. Kung titingnan nyo, ito ang bibigay ko sa inyo na pigang pag-ano ng ating dagdag kaalaman. Ito, pagtatanggi sa gitna ng tukso, pagsubok, sa pagpaplano at paggawa, ako po'y bigyan biyaya. At sa pakikisalamuhan sa lahat, o Panginoon, pinakilihin tapat at di nagdaraya. Matindi po kaibigan kung tayo po ay nag-ano po tayo. Yung pagsasabi ng totoo at katapat-tapat ay habang buhay natin dadalhin yan. Sige kaibigan, next video again, tomorrow again, at abangan nyo ang inyong lingkod sa ating susunod na kabanata. See you there, Mars Cookia sa channel na ito.